Ayun, Wanderers, isa na namang panahon at pagkakataon ang ibinigay sa atin ng ating Diyos at ito'y malaking biyaya sa buhay ng bawat sa atin. For today's vlog, Wanderers, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng do sa kalahating kilong harina. Tignan natin kung ilang magagawa natin do sa kalahating kilong harina. Tara, simulan na natin. Wiggle, wiggle. Para sa kalahating kilong harina, nagagawin natin do. Ang tubig natin, Wanderers, ay 300 ml. Ang gamit nating panukat ay yung dati ko lang ginagamit sa pagbablog. Ito ay 15 ml. Ito na lang ang ginamit kong panukat para hindi na malito ang marami. At ito lang talaga ang panukat kong available. 15 ml. Dried yeast, 15 ml lang, kalahati lang niya, 15 ml, kalahati ng 15 ml. Hanggang sa matunaw ng gusto ang yeast. Pagkatapos ng yeast, 15 ml ng asukal, sugar, 1 tablespoon. Then, kasunod niyan, kalahati ng asin. 15 ml pa rin ang ginamit natin, pero kalahati lang siya. Huwag lalampas sa kalahati o huwag lalampas sa kalahati ng tablespoon kasi aalat na ang inyong do. Then, pagkatapos niyan, haluin uli ng halong-halo. Then, pagkatapos matunaw ang lahat, panghuli lang Wanderers, panghuli lang ang mantika. Panghuli lang ang oil. Ang sukat ng oil ay 15 ml pa rin, 1 tablespoon. Lagay natin sa mga tinunaw nating ingredients. Then, pagkatapos niyan, haluin uli ng halong-halo. Then, pagkatapos niyan, halong-halo na ang lahat ng ingredients. Sunod na natin ang kalahating kilong harina. So, Wanderers, lagi kong sinasabi sa aking vlog, ang ginagamit kong harina ay ripak lang sa palengke. Kaya ito ay lagi kong sinasala, katulad ng inyong nakita. Kasi pagka minsan, sa pagre-ripak sa palengke ng mga boy, hindi natin alam, nalalaglagan niya ng mga dumi-dumi, baka mapasama sa masa sa inyong do. Para sure lang na malinis ang ating gagawing do. So guys, hanggat maaari kapag ilalagay nyo na yung harina dun sa tubig, dapat hanggat maaari nakasala na siya. Lalo na kapag marami ang inyong gagawin. So yan o, Wanderers, may kaunting dumi o. Yan, may kaunting dumi. So to make sure lang na malinis yung ating do. Then pagkatapos nyan, yan, haluin nyo na. Para sumama na yung mga tubig at ingredients sa kalahating kilong harina. Yan o. Tuktok na ninyo at pasimula na ninyong masahin, guys. Katulad ng inyong nakikita. Masa lang ng masa, Wanderers. At titignan natin yung kondisyon ng harina. Yan, katulad niyan, Wanderers, oh. Kulang pa to. Kinakailangan ito ay magiging puting-puti na makinis. Makinis siya tapos puting-puti. Ito kulang pa to. Kulang pa sa masa. So kunti pa, Wanderers. A little longer than a few minutes later. So makikita na ninyo, napakaganda na nung harina, napakaganda na nung masa oh. Maputi na siya. At the same time makinis na siya, maputi, tapos malambot. So ibig sabihin, pwede na siyang paalsahin dalhin sa susunod na level. Nice. Ito nga palang kalahating kilo ng do ay request din ng isa nating mga viewers. So ito na yung request mo. Ginagawa na ni Wanderers tong. Then pagkatapos nyan, bilugin nyo ng ganyang bilog. Tapos lagyan nyo ng langis.
Yan, naplasan nyo siya ng langis. Tulad ng inyo nakikita. Then, ilagay nyo rito. Paalsahin nyo, Wanderers, pag nakita ninyong time is 2 na yung laki niya, o lumaki pa ng kaunti, mas maganda, ibig sabihin, alsado na siya, pwede na siya uling gawin at dalhin sa susunod na level. Then, takpan natin para hindi siya mahanginan at madali siyang umalsa. 1 hour later. Yun, guys. Malaki na siya, oh. Time is 2 na yung laki niya, oh. Time is 2 na. Pwede na! So, pwede na to. Taktak natin. Ano? Malambot yan, oh. Malambot. Yeah, boy. You serious? So, hatiin na natin. Nakagawa tayo ng 4 na piraso sa 2 guhit sa kalahating kilong harina. Bilugin natin. So, ganyan lang pagbibilog, oh. Gagawin nyo siyang ano, parang siopaw. Oh. Yan. Lahat sila. Mabilis lang yan. Medyo mahirap lang kapag hindi ka pa sanay. Pagbaguhan ka, mahirap. Pero mabilis lang yan. Oh. Mm. Ganun din ito. Mm. So nakagawa tayo ng 4 na piraso. Paalsahin din natin siya. So pagkatapos na ito, paalsahin natin siya ng kaunti at saka natin i-roll ng rolling pin. A little longer than a few minutes later. Yan, mapapansin ninyo ngayon, malaki na uli siya. Alsado na. Then bago nyo simulan ang pag-roll, pipiliin nyo kung sino sa kanila ang pinakamalaki. Ibig sabihin kasi, pag pinakamalaki, siya ang unang umalsa. Then, iyon ang una ninyong i-roll. So, katulad nito, guys. Ito ang nakita kong mas malaki. Ito ang kukunin natin. I-roll na natin. So, ipag-roll na, lalagyan nyo ng harina. Yan. Kailangan meron kayong ekstrang harina. Then, ilalagay nyo siya. Lagyan nyo sa ibabaw. Lagyan nyo yung rolling pin. At saka nyo siya i-roll, guys. Katulad na inyo nakikita. Yan. So, ang pag-roll ay dahan-dahan lang. Hindi nyo pipit-pitin ng malakas. Dahan-dahan lang kasi kusang lalapad yan. Sikapin ninyo na kabila ang tabi ay magsinglapad. Yan. Ganyan lang, guys, oh. Yan. Tapos, pag nakita ninyo, guys, na siya ay sinlaki na nung plate na paglalagyan, so, pwede na ninyong kunin para siya ay ilagay doon. Yan. Pag nakita ninyo, guys, na sinlaki na siya ng tray, malaki na siya ng konti doon sa paglalagyan, pwede nyo nang kunin. Tapos ipagpag nyo yung harina, nakadikit sa kanya. Guys, pwede naman ganito. Pwede mong ihampas, oh. Oh. Yan, oh. Oh. Yan, ditanggal na. Tsaka nyo ilalabas. Tsaka yung paghampas, guys, yung paghampas sa kamay na ginawa ko kanina, eh, yung nakakadagdag para mas lalo siyang lumapad. At maging sakto siya sa tray na paglalagyan niya. Kaso nga lang, guys, kapag hindi ka pa sanay, talagang hindi mo pa kaya yung inihahampas. Mapupunit ang dough, masisira kapag inihampas mo nang hindi ka sanay. Hindi ka marunong. Yan, guys, oh. Katapos niyan, guys, tusukan ninyo ng tinidor para yung mga pocket bubbles mawala. Yan, okay na, guys. Okay na, oh. Yon. Nakagawa tayo ng 4 na dough at the same time nakalagay na siya sa kanyang plate. Yan. Then Wanderers, maghintay tayo ng ilang minuto.
Titignan natin, Wanderis, kung siya ay alsado na. Papaalsahin natin siya, guys. Papaalsahin muna natin bago natin isalam. So, yun. Makikita natin, guys. Alsado na, oh. Halos, ano, halos singkapal na siya ng kanyang pinaglalagyan ng plate. Oh, tignan nyo, guys. Oh. Halos kasingkapal na siya ng plate. So, pagka ganyan, guys, ang sitwasyon, pwede na natin siyang isalang. Pero, uulitin ko, ang uunahin nating isalang ay kung sino talaga sa kanila ang alsado. Yung pinakamaalsa, yun ang unang isasalang, sunod-sunod. So, bago natin to isalang, guys, shoutout muna tayo. Oh, shoutout time. Babasahin ko na lang. Shoutout sa'yo, Boy Buko Vlogs. Tapos gayon din, ang pa-shoutout ito ay galing kay Siren Gago. Oh, shoutout ito kay Sergio. Tapos meron pang isa, galing din kay Siren Gago. Shoutout sa'yo, Sir Josephine. So yun, ang tatlong shoutout natin sa vlog na ito. Tara, isa lang natin, Wanderis. Guys, uunahin natin yung pinakamakapal, yung pinakalsado, nasa ilalim. Bali, ito ay tatlong piraso. Huwag natin kakalimutang baliktarin. Pag luto na yung ilalim, babaliktarin para lutuin nyo yung ilalim. Pag may kaunting ispat na ng brown, kaunting ispat lang ng brown, kabilaan, luto na yung dong iyon. Guys, papakita ko sa inyo pagbaliktad. Yan o. Yan. Oy. Ganyan pagbaliktad, guys. Pag may kaunting brown, guys, luto na yon. Ito, sobra na to. Napasobra na luto na ito. Ang laki na ng brown, oh. Babaligta rin nyo. Yan, katulad nito, guys, oh. Ayan, oh, may mga kaunting brown lang. Pag may nakita kayong maliit na spot ng brown, luto na yon. Kapag malaki na yung brown, overcook na yon. Yan, ito ang sakto, guys, oh. May kaunting brown, oh. Yan. Ganyan ang saktong luto niyan, kabilaan. Pagka ganun ang luto nyo, perfect ang pagkakaluto nyo ng do. Sa mga nagtatanong, kung gano'ng katagal siya isinasalang sa loob ng oven, guys, ang sagot ko kasi, wala akong oras na sinusunod kapag nagluluto ako ng do. Kasi kumporme ang luto ng do sa lakas ng apoy at sa hina ng apoy. Kapag malakas ang apoy mo, madaling maluto. Pag mahina ang apoy, matagal maluto. Guys, ang palatandaan ko na lang, kapag luto na ang do, sabi ko sa inyo, ulitin, kung hindi sa oras, sa kanyang kondisyon, sabi ko nga sa inyo, kapag mayroon na siyang golden brown, kahit maliit, luto na yun, guys. Katulad nito, yan, meron ng maliit na brown. Ibig sabihin yan, guys, luto na yan. Kaya wala akong oras na sinusunod. O, ayan, oh, luto na yan. Kaya doon sa mga nagtatanong kung anong oras, kung anong oras ko siya tinatanggal, wala siyang oras. Ang palatandaan ko, pag meron ng konting golden brown, luto na yon. Kasi guys, ang gamit ko ay Shilane at saka portable oven na stainless. So kumpormi sa apoy, basta nag-brown ng konti, luto na. Finally, Wanderis, tapos na yung ginawa nating dough sa harinang kalahating kilo. So bago ko, Wanderis, ipakita sa inyo yung finished product natin, hihingi ako sa inyo ng pabor. Baka naman pwedeng pasubscribe ang aking YouTube channel, Wanderis Tong. At pahit na rin yung bell icon para updated pa kayo sa mga susunod natin video. Guys, ito nga palang vlog ko sa inyo ngayon ay pizza series. Kasi ako ay negosyante ng pizza pie. So gusto kong impart kung ano yung kakayanan ko, kung ano yung alam ko, kung ano yung technique ko, diskarte ko sa paggawa ng to, pagka-toppings, paggawa ng karton, improvised DIY karton, o kaya yung ano, yung karton na customized. Guys, lahat ng ideyang iyan ay gusto kong i-share sa inyo. Kaya subscribe lang para may matutunan kayo. So ito, guys, ito yung ating natapos na do. Apat na piraso siya, guys. Apat na piraso sa kalahating kilong harina. Meron tayong apat na do, at ito nga pala ay request ng ilan sa ating mga viewers. So guys,
Salamat sa panunood. Salamat sa pagsubaybay at paikinig. Salamat sa suporta. Hiling at panalangin ko, ikaw, tayo, tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon at ingat tayo palagi. Salamat. Wonder Stone out. Wiggle, wiggle. Like.